Ganyan lang po ang pagtatanggal, pagsisiparate ng egg white at saka egg yolk. Gamitin mo lang ang kanyang shell. Pagpapakaw sa itlog, gamitin mo lang ang kanyang shell. Make sure lang na ma-mix, hindi mahalukan ng egg yolk yung egg white. Ito na po yung mga ingredients natin para sa one cup of Mirinda. So instead of cream of tartar,
sorry, 1 cup and 3/4 of merinda. Okay? Ito naman ay yung 8 egg yolks. 1/2 cup of vegetable oil. First natin gawin sa flour ay salain natin again. Sift natin para mahiwalay yung mga buo-buong flour. Agagin natin ng flour, sugar, para make sure natin na yung flour natin is very fine. Walang buo-buong flour. Pasensya na kayo sa flour. Flour? 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 Iba talaga ang Tagalog na pure magsalita at saka yung Tagalog na waray or Bisaya. Mahirap ng chiffon cake kasi minsan bumabagsak. Baking powder, salt, haluin natin, i-mix natin ng ating mga ingredients na inag-ag or sinala. Make sure na nakamix yan ng ayos. Pagkatapos, gawa tayo ng hole or para ilagay natin yung maliit na hole dito. Tulad ng paghahalo ng simento. Gawa tayo ng hole. Ilagay natin ang ating ibang ingredients. Yung merinda. Good morning. Ang alam mo na dito. Oo, alis ako 2 o'clock. Ah, alam ko lang. Tapos yung oil. Natin ng merinda.
natin. I-mix natin lahat ng mga ingredients. Na yung mixture natin ng eggs, flour, sugar, baking powder, vanilla, vegetable oil, salt. Pagkatapos bumahalo-halo lahat, tabi natin. Kasi gagawa tayo ng mimix natin naman yung egg white natin at saka yung sugar. Yan. Ang ginagawa kong pag-mix na nito is one way lang. Pag ano'y circular. Hindi pa kakain mamaya. So ngayon, i-mix naman natin yung ating egg white at saka sugar. Tapos, gamitan naman natin ng mixer, itong isang mixture natin. Huwag masyadong mabilis yung speed. Kahit yung unang speed lang ang gamitin mo, speed number 1. Natin siya. Kailangan yung pag-mix natin is
one direction lang, parang circular lang yung pag-mix nyo, isang tip yan, hindi yung dalawang direction o kahit anong direction, kailangan pa ganyan. Circular lang din natin. Nakakamalay kasi nga, diba? Isang direction na kung pag-mixin so wala ka nang makitang mga puti-puti. Tulad nito, mayroon pang mga lumps ng puti. Kailangan again, kaya at sumukat pa. Ayan, ala na. Pwede nang mailagay sa tube pan. Ayan, okay na. Lagay na natin sa ating tube pan. Dahan-dahan ang paglagay. Tanggalin natin itong mga ayan. So, ready na. Ilagay sa oven. Okay. So, ngayon ilagay na natin ang ating mixture sa oven. Ayan. Close natin. Tapos, yung temperature ng ating oven is isinet ko sa 180, I think. Yeah, 180 temperature. Pwede na natin pahinaan. Nilagay natin sa 170. Okay. So, ito na po ang finished product natin ng chiffon cake. Ako, natanggal ko na dito sa tube pan. Yan.
i-slice natin siya. Wow, maganda ba? Maganda ba yung pagkakagawa ko? First, ahin natin dito sa gitna kasi medyo siya, medyo malaki-laki. Gusto kong i-slice siya ng ganito. Para marami ang ano, makakain. Slice ko lang sa gitna. Click like and subscribe my YouTube channel. Thank you.